that time, naalala ko nun, kinukonvince ko pa yung mother, yung parents ni Carl Tizzy para maglaro. Mm. Kasi sobrang bata pa siya nun that time. Mm. Naglabas ng artikel ang spin.ph na kung saan ito nga ay patungkol sa dumaang malalang issue sa pagitan ni Nabanoobs at Rene J na kung saan lahat pala daw ng ito ay para lamang i-hype ang ML community. Na kung ating iisipin, ha? Hype lang pala yon, dalang-dala pa naman ako sa mga nangyayari. Tapos kontrolado pala nila ang mga kaganapan noong mga oras na yon. Parang ganito ang may isip mo sa kasalukuyan. Pero ang malaking tanong, hype nga ba o maniniwala ka nga bang isa lamang itong planadong hype mula kay Banoobs o ginawa na lamang ito para mapagtakpan ang dapat matakpan? Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, bago tayo tuluyang dumako sa usapang hype na yan, kabatang, puntahan muna natin ang bahagya sa kung saan pa nagsimula ang lahat ng ito. Kung inyong matatandaan, nagkaroon ng pagtitipon yung mga managers ng iba't ibang mga koponan at nagkaroon nga ng interview sa mga ito, at ang isa sa naitanong kay Banoobs ni Sir JM Siasat ay kung sakasakaling babalik yung mga dating membro ng blacklist ay tatanggapin pa ba nila ito sa BL? Dito nagsimula yon, kabatang ha? Na kung saan ang naging sagot ni Banoobs ay nasaktan na di umano sila at nag-uumpisa na silang muli, kaya masabi niyang para sa kanya hindi na niya tatanggapin ang mga ito kung sakasakali mang gustuhin nilang bumalik. At sa aking natatandaan, nasabi niya pa nga mismo na parang ex lang yan, na kung umalis na abay babalikan mo pa ba ganito ganyan. Hanggang sa sumapit yung tapatan ng blacklist sa unang araw ng regular season, na kung saan na 2-0 lang naman nitong Aurora ang kuponan nitong si Banoobs, at ang malala pa nakatanggap ng trash talk ang mga ito mula kay Rene J. At pagkatapos ng laban ay siyempre nagkaroon pa sila ng post-match interview, na kung saan ito yung pagkakataon para tanungin na mismo yung mga umalis sa blacklist kung ano ang reaksyon nila sa nasabi ni Banoobs. At nauna rito si Rene J na sinabi niyang walang karapatan na masaktan si Banoobs dahil hindi naman siya yung nakasama ng mga players na umalis, at yung kay MTB naman na huyo ang naging reply niya para dito. At noong araw na yon, kabatang, nag-post pa si Banoobs at nag-JGWP pa siya mismo sa Aurora nang dahil sa panalo ng mga ito, at sa katunayan na mention niya pa nga mismo si Rene J at sinabing grabe din ang aura ni Rene J at nagkudos pa nga siya sa management sa likod nitong Aurora. Ito ay naipost ni Banoobs na hindi pa napapanood yung post-match interview ni Rene J. Pero nung napanood na niya ito ay nagkomento siya mismo sa post niya at sinabing wala pala ako daw karapatan. At sinabi yung ginawa, di umano nung birthday ni Rene J sa plano sa pagkuha kay Domeng. Dito pa lang sa puntong ito, kabatang, mahalata mong totoo ang lahat ng nangyayari at walang ni isang bakas ng pagka-scripted rito, dahil syempre sa ML Hype na GC na meron sila ay wala naman dito yung mga taong nabanggit ni Banoobs na inakusahan niya ng poaching. Pero dumako na tayo doon sa puntong nag-post na si Banoobs at sinabi niyang siya ang naghawak kay Boss D na bumuo kay Rene J, at ito yung isa sa nagpainit rin lalo ng issue. Dahil syempre mas lalong lumayo yung direksyon ng issue na kesyo napunta na mismo kay Rene J at kay Banoobs, samantalang yung nag-response o yung naging response lang naman sana ni Rene J ay para lamang doon sa kung sakasakaling magbabalik nga di umano sila sa blacklist. Kumbaga parang napunta na sa utang na loob yung naging pinaka-issue, hanggang sa umabot na sa puntong lahat pala di umano ito ay scripted lamang at hype lamang itong ginawa nila. Ngunit kabatang, ipagpalagay natin na scripted for the sake of argument kung puntong nag-post si Banoobs na siya ang nag-manage sa bumuo kay Rene J ganito o ganyan, at sige, sabihin na nating planado lamang lahat ng yon.
Pero hindi mo maiaalis na maging yung interview niya kasama ang mga manager ng mga teams, maging yung mga sinabi na rin ni Jay ay purong mga may katotohanan kasi wala naman yung hype ika nila noong mga oras na yon. Dahil yung GC ay nagmistulang bago pangalang ginawa at ang pinakita o nakita ko pang napakalaking error dito ay kung gagawa man ng hype si Banoobs, hindi si Nico David ang dapat niyang kausapin, kundi dumirekta dapat siya mismo kay Boss D dahil usapang ML nga ito kabatang. Unless may ipapakita si Banoobs na screenshot mismo na mula kay Boss D na sila ang nag-uusap talaga na planong i-hype ang ML community at sa puntong yon, mas kapanipaniwala siyang pakinggan. At isa pa, first time sa kasaysayan ng ML community na may nagpa-hype na manager na sobrang layo nito sa trabaho nila at itagdag mo pa na yung blacklist lamang lalo ang mapupuruhan kung gagawa ng ganitong klaseng mga pang-hype. Pero ito ang pinakamalala sa tinagal-tagal na natin dito kabatang at ilang tao na ang gumawa ng hype sa ML community pero never nilang nireveal na for the hype lang lahat ng ito dahil mismong ang mga tao na ang nag-a-assume o nakakaramdam na hype lamang pala ito o hindi. Pero sabihin natin halimbawa labang ulit ha, bakit kaya nila ipinalabas na hype lamang lahat at nagmistulang inako ni Nico David ang mga nangyari? Abay, ayon sa aking mga nabasa, posibleng pinalabas lamang di umano na hype ang lahat para at least magmukhang ginawa lang ito para umingay ang ML community at maialis yung tingin ng mga tao na ganitong klaseng tao pala si Banoobs. May mga nagsasabi rin na kesyo damage control na lang yung nangyari dahil na checkmate na siya kaya ang gagawin na lang nila ay palabasing planado lamang ang lahat-lahat. At siguro sa mga nabasa kong mga komento ng mga tao, 90% sa kanila ay hindi talaga naniniwalang scripted o for the hype lamang yung nangyari. Kumbaga mas nanindigan sila na nasaktan lamang talaga si Banoobs kaya niya nagawa o nasabi lahat ng mga yon kabatang. Pero dito sa huling naging post ni Banoobs na kung saan sinabi niyang focus muna ako sa team hindi na pwedeng matalo pa, abay para sa akin ito yung pinaka-solid sa lahat-lahat ng kanyang nasabi. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga maboka na tao itong si Banoobs noong siya ay nasa NXP Minana at Minana Evos. Abay sobrang dalang lang magsalita nitong taong ito at kung magsalita man siya ay purong-puro at may laman namang talaga. Kaya naman para sa akin mas mabuting aminin na lang natin ang saktan talaga kaya nagawa yung mga bagay na hindi naman dapat at nasabi yung mga sumbat na maling-mali, yun lang yun at tapos na sana ang usapan. Dahil kung usapang esports, nga naman abay kasama namang talaga itong si Banoobs sa mga taong dapat mong hangaan at bigyan ng credits. Kaya sana, wag masayang kung naging ambag niya nang dahil sa init ng ulo niya at sa tuwing nakakarinig ng mga tanong na hindi niya nagugustuhan. Pero speaking of Banoobs, isa rin pala sa nagawa nitong taong ito ay ang kumausap mismo sa mga magulang ni Carl Tisi para ipaliwanag na may future sa esports. Dahil noong mga panahon na yon, 12 years old pa lamang si Carl Tisi at kailangan pa talagang makumbinse ng magulang niya na payagan itong maglaro. At sa katunayan, pinapatuloy pa di umuno noon si Carl Tisi at si Sir Lex sa kanyang kondo na kung saan pinasalamatan nga di umuno siya ng mga magulang ni Carl Tisi noong minsan silang nagkita sa MPL. At sobrang laking credits nito para kay Banoobs, real talk kabatang, sobrang laking parte niya talaga kay Carl Tisi kung totoo nga lahat ng mga sinabi niya na siya pa mismo ang kumausap sa mga magulang nito dahil kitang-kita naman natin na yung dating 12 years old na batang pinagpapaalam niya pa lang noon. Abay, eto na, maraming beses nang nakapagbigay ng kampiyonato sa Pinas at isa pa sa pinakamagaling na player sa buong mundo ng larong MLBB at saludo kay Banoobs pagdating sa ganitong mga bagay. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa scripted lamang di umano for the hype. Pero mas makabubuting mag-focus na lang talaga si Banoobs sa kung ano ang kanyang nasimulan.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.